2 years mahigit na po akong car vlogger sa YouTube. At hindi po talaga ako nagti-TikTok at saka Facebook Reels. Pero last January 21, nasunugan po ako ng bahay. Kaya kailangan ko pong kumita ng extra, kaya naisipan ko mag-TikTok at saka mag-Facebook Reels. At hindi ko po inaasahan na sa loob lang ng 4 na araw ay magva-viral ako. With 4 million views sa TikTok at 3 million plus views sa Facebook Reels. Kaya lang guys, ganun po pala pagka nag-viral ka, marami ring mangbabash sa'yo. Hindi po ako exempted doon. Isang katutak po ang nangbash sa akin dahil sa post ko na ito. Ganito po ang gawin nyo. Bago nyo po paandarin yung makina, ay tanggalin nyo muna yung takit ng radiator at saka nyo po i-start. Kapag ang kulan po niyan ay bumubulwak palabas or maraming bula na lumalabas dun sa radiator, huwag nyo na po yung bilhin kasi singaw po ang cylinder head gasket niyan. Angatin nyo naman po yung dipstick. Kapag may lumalabas po dyan na usok or may tumatalsik na langis, huwag nyo na pong bilhin yan kasi yan po ay malakas na ang blow-by. Alitin na po mga piston ring niya, malaking trabaho po yun. So dahil hindi ko po masagot lahat nung mga nagtatanong at saka nang babash, ay ginawan ko na po ng vlog at i-explain ko sa inyo kung bakit ganyan ang post ko. Ang una pong issue ng mga basher, hindi daw po yan accurate. Kasi hindi daw po lahat ng makina, kapag inangat ang dipstick ay walang talsik. Yung mga bago nga daw po ay may talsik. So ang sagot ko po dyan, ang video po kasi na yan ay ginawa ko para sa mga bibili ng second hand na sasakyan. Nakalagay naman po sa title. At saka po ang video na yan ay hindi para sa mga bihasa. Para po yan sa mga newbie or mga beginners. Meron po nagsabi, malalaman daw po na loose compression ng sasakyan kung gagamit ng compression tester. So guys, matagal na po akong namimili ng mga sasakyan. At for a while nag-buy and sell din po ako. Di minsan hindi po ako nagdala ng compression tester. Or hindi rin po ako nakakita na nagba-buy and sell na gumagamit ng compression tester pag bibili ng ibebenta nilang sasakyan. Kung meron man po ay pagpasensya nyo na, wala pa po akong nakita. Meron naman po nagsabi na kuminsan kaya may talsik ang dipstick kapag inangat mo ito ay dahil sira ang PCB bulb. Totoo naman po yun. Alam nyo guys, ako pag bibili ng second hand at nakita ko may talsik, hindi ko na po talaga bibilin yan. Kahit na PCB bulb lang ang sira. Kasi alam nyo guys, dapat yung seller ang gagawa niyan. Bago niya ibenta yung sasakyan, dapat ipagawa niya na yung PCB bulb nang hindi mapintasan yung unit na ibebenta niya. Kasi guys, hindi lahat ng bibili ng sasakyan kayang i-distinguish ang sirang PCB bulb sa palitin na piston ring. Kawawa naman po yung mga buyer na sasabihan ng isang seller na huwag po kayong mag-alala, sira lang ang PCB bulb niyan. Tapos pag nabili na nila yung sasakyan, palitin na pala ang rings. Kawawa naman yung buyer, nag-ipon ng matagal pagkatapos ang nabili sablay. Kuminsan naman po ang sasabihin sa inyo ng nagbebenta ng sasakyan, kaya po yan may talsik, kasi medyo nasobrahan po ng lagay ng langis. So ganun din po ang sagot ko, bago nyo po ibenta yung sasakyan, itama nyo muna yung level ng langis para hindi mapintasan ang binebenta nyo. So ang susunod naman po na issue ay yung tungkol sa bumubulwak sa radiator or bumubula. Ang sabi ng iba, normal lang na bumubulwak palabas yung tubig. Sa totoo lang naman po, talagang pagka binuksan nyo yung radiator at in-start nyo, may lalabas na tubig. Pero pagka parang fountain yung lumabas dyan, yung sumisirit palabas, ay ayawan na po yun. Huwag na pong bilhin yung sasakyan na yun dahil singaw ang cylinder head gasket nun. Ngayon, sasabihin naman po kuminsan na nagba-buy and sell. Eh, kaya po yan bumulwak kasi tinanggal na po ang thermostat niyan. Ito po ang sagot ko dyan. Pag bumibili po ako ng sasakyan at sinabi sa akin tinanggal ang thermostat, hindi ko na rin po yan bibilin. Kasi alam nyo guys, ang matinong cooling system, kailangan may thermostat. Karamihan po kasi nang nagtatanggal ng thermostat, kaya nila yan tinanggal kasi umiinit yung sasakyan nila kapag may thermostat. Ngayon, sasabihin naman po nung iba, kaya po yan bumubula kasi kailangang i-bleed. Baka may hangin lang sa loob. So, ang sagot ko po dyan, asikasuhin nyo munang i-bleed yung cooling system para hindi makitaan ng bula at hindi mapintasan yung binebenta nyo. Mas mabilis nyo yung maibebenta kapag aasikasuhin nyo yan. Meron naman po nagsabi, hindi naman agad-agad daw cylinder head gasket ang sira. Baka naman daw overhauling lang yung radiator. So ganun din po,
kapag bibili ako ng second hand na sasakyan, ayoko nang overhaulin yung radiator kasi 1,000 po ang pa-overhaul niyan. Marami pong nagbebenta sa Facebook Marketplace na hindi na kailangang i-overhaul ang radiator. So ngayon guys, ulitin ko po, ang video po na yon ay hindi para sa mga experts at saka marurunong. Yan po ay para doon sa mga beginners o yung mga hindi pa bihasa sa pagtingin ng makina. Kaya nga po madalas kapag titingin kayo sa marketplace, ang makikita nyong description, walang usok, walang talsik, walang bulwak, no overheat. At kapag pinuntahan nyo yung unit na yan at totoo lahat ng sinasabi niya, magkakatawaran kayo at kapag nagkasundo kayo sa presyo, magkakabentahan kayo. Pero ako po kahit marunong akong tumingin ng makina, pag nakita ko yung may talsik, may usok, bumubulwak ang tubig sa radiator, hindi ko na po yung bibilin kasi marami pong nagbebenta sa marketplace na mas matino. Sa EDSA, may nakalagay na karatula, bawal tumawid, nakamamatay. Ang pagtataka nyo, hindi nakalagay na bawal tumawid, baka mabundol, or bawal tumawid, baka maospital. Ang nilagay po kagad nila ay bawal tumawid, nakamamatay. Ganun lang po ang principle na ginawa ko sa paggawa ng video na to. Sinabi ko kagad dun sa mga possible na bibili ng sasakyan na huwag kayong bumili ng may talsik, may usok, or may bulwak kasi singaw ang cylinder head or palitin ang piston ring para sure na hindi sila makakabili ng sablay. At the end of the day, mas mainam po na wala silang mabili kaysa makabili sila ng sasakyan na diretso sa talyer para ipagawa. Tandaan nyo po, pag bibili kayo ng sasakyan, yan ay dahil sa gusto nyong magamit na yung sasakyan. Huwag kayong bibili ng sasakyan na mayroong pagawain. Sasakit po ang ulo nyo. Huwag po kayong padadala sa mga sales talk ng mga buy and sell na dishonest. Wala po akong against sa mga nagba-buy and sell. Marami po akong kabarkadang nagba-buy and sell. At marami pong honest na nagba-buy and sell na inaayos muna yung unit bago nila ibenta. Pero marami rin pong nagba-buy and sell na wag di makapagbenta lang lahat sasabihin nila. So sa inyong mga nagba-buy and sell dyan, ang payo ko sa inyo, ayusin nyo po yung unit. Wag kayong magalit sa sinasabi ko. Kasi kung maayos ang binibenta nyo, mas madali nyo yang maibibenta sa mas magandang price kesa ubusin nyo yung oras sa pagkontra sa sinabi ko. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, pag marami kang alam, hindi ka malalamangan. Bye-bye!